Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Sarah Jane Aisu. At ito po ang aking pag-uulat sa ating pong asignaturang FM 115, Panunuring Pampanitikan. Ang aking pong paksa para sa araw na ito ay ang balangkas ng pagsusuring pampanitikan. So, ano nga ba yung dapat nating sundin na format kapag tayo ay gumagawa ng isang pagsusuring pampanitikan? So, yan yung aalamin natin sa oras na ito. Ang aking paksa ay nilimit ko na lamang sa tinatawag nating suring basa sapagkat ito na yung madalas na tawag ngayon. Ewan ko lang sa kolehiyo, pero kasi sa amin sa high school, yun doon sa aming mga module, yung paggawa namin ng isang panunuring pampanitikan, ito na yung tawag, suring basa na yung tawag. So ano ba yung suring basa? Mamaya alamin din natin iyan. So para sa araw na ito, ito ang ating layunin. Una ay matukoy ang iba't ibang bahagi ng balangkas ng isang pagsusuring pampanitikan. Ikalawa naman ay makabuo ng isang suring basa sa adinmang akdang pampanitikan. Ayan. So sabi nga natin kanina, ang ating paksa ay ang balangkas ng isang pagsusuring pampanitikan or balangkas ng isang suring basa. So alamin natin muna ano nga ba ang kahulugan ng balangkas at ano nga ba ang kahulugan ng suring basa. Ayan. Kapag sinabi nating balangkas, ito ay tinatawag din nating outline sa salitang Ingles. So ito ay kalipulan ng mga salita at pangungusap na nagtataglay ng pagkakasunod-sunod ng mga halagang bahagi ng isang sulatin. So lahat naman siguro tayo ay pamilyar na kapag sinabi nating outline, di ba? So makikita natin dito yung mga pinaiksing salita o kaya naman mga pinaiksing ideya na makikita natin doon sa ating ginagawang pagsusuri o anuman yung ginagawa natin ng balangkas. So in other words, ito ay outline. Ayan. Dako naman tayo sa salitang pagsusuri. So ang evaluation, pagsusuri o paglilitis ay proseso ng paghihimay ng isang paksa upang maging mas maliit na mga bahagi upang makatanggap ng isang mas mainam na pagkakaunawa rito. So pag sinabi nating sinusuri natin ang isang bagay, ito ay kinikilatis nating maigi, di ba? Tinitingnan natin yung bawat detalye nito at nililitis natin ito, di ba? So ganun din sa pagsusuri ng isang panitikan. So ating binabasa yung isang akda, pagkatapos ay tinitingnan natin yung mga detalye nito. Hinihimay natin yung mga detalye nito at pagkatapos ay nagbibigay tayo ng opinyon o kaya naman kung ano yung pagkaunawa natin dito. So yun yung pagsusuri. Kapag sinabi naman natin suring basa, ito ay isang maikling pagsusuring pampanitikan. Ito ay naglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro tungkol sa isang kwento, talata o sulat. So ito na yung ating ginagawang pagsusuri. So sabi nga dito ha, ito ay naglalahad ng sariling opinyon. Okay, ibig sabihin hindi lang natin basta isusulat kung ano yung naroroon na mismo sa kwento. Minsan kasi ganun ang ginagawa natin kapag gumagawa tayo ng mga panunuring pampanitikan, parang inuulit lang natin yung kwento. Pero kapag sinabi nating suring basa, kailangan mong ilahad yung sarili mong opinyon. Ano yung paningin mo doon sa bahaging iyon ng isang akda? Ano yung kuro-kuro mo dito? Ano ba yung sa tingin mong simbolism nito? Kumbaga, nagbibigay tayo ng ating personal na opinyon doon, personal touch doon sa ginagawa natin. Hindi lang natin basta sinusulat o iniisa-isa yung mga bahagi o elemento ng akdang ito. Ang suring basa din ay naglalayong maipakita ang kaisipang matatagpuan sa isang akda
at kung bakit ito mahalaga. So, dapat rin nating tandaan na ang paggawa ng suring basa ay mas madali kapag gumawa muna tayo ng synopsis o maikling lagom. So, yun nga yung ating sinasabi kanina. Kailangan nating maipakita kung ano yung kaisipan na matatagpuan doon sa akda na ginagawa natin ng isang suring basa. Kumbaga, ipapaliwanag natin. So, sa tingin natin, bakit ganito yung nangyari sa isang kwento? Bakit kaya ganito yung mga ginamit na simbolismo? Kumbaga, ipapaliwanag natin. Okay? So, at sabi rin, mas madali daw kung, syempre, babasahin muna natin ng maayos yung buong akda pagkatapos ay gagawa muna tayo ng buod o synopsis nito. Tsaka natin gagawin yung pinakasuring basa. Ngayon naman, tumako na tayo sa pinakapaksa natin. So, ang mga bahagi o nilalaman ng isang suring basa. So, meron tayong iba't ibang uri ng pagsusuri o paggawa ng suring basa. Meron ngang iba't ibang format sa paggawa nito eh. So, medyo mahirap tukuyin kahit ako hindi ko alam mismo kung ano ba yung dapat kong ipakita sa inyo. Pero dahil kayo ay magiging guro sa mga susunod na panahon, yung aking ginamit na format ay yung format na lamang nung tinuturo namin ngayon. Yung matatagpuan natin sa mga module ng mga grade 10 ngayon. Pero bago ang lahat, tukuyin natin muna ano ba yung mga uri ng pagsusuri. So meron tayong ditong tinatawag na literal na pagsusuri at malalim na pagsusuri. So ano ba yung pinagkaiba nila? So unahin natin yung literal na pagsusuri. Sa literal na pagsusuri, halos di isa lamang ang sagot. Ibig sabihin, kapag nagpagawa tayo ng isang suring basa sa ating mga mag-aaral, makikita natin na parehas lang halos yung mga kasagutan nila. Bakit? Kasi kinuha lamang nila ito doon sa mismong kwento. Kumbaga, kinuha lang nila impormasyon doon. Okay, wala silang ginawang sariling pagsusuri. Kumbaga, kaya nga literal. Okay, sabi rin dito kadalasang nasa akda ang lahat ng sagot. Kumbaga, parang tinukoy lang nila kung ano yung mga elemento ng akda na makikita natin doon sa pinakaakda. Okay, kaya nga ito ginawang literal, sinabing literal na pagsusuri dahil nagmula ito sa salitang literal. Okay? So talagang literal na pagsusuri lang yung ating ginagawa doon sa akda. Kapag sinabi naman nating malalim na pagsusuri, maaaring higit sa isa ang tamang sagot bagamat kay may ituturing pa rin mali. Okay? Bakit? Paano nangyari yun? Sapagkat, sabi nga natin, ang malalim na pagsusuri ay ginagawan mo ito talaga ng iyong sariling opinion. Diba? Pinapahayag mo yung mga tingin mong explanation doon sa akda. Kaya naman, magiging iba-iba yung kasagutan ng mga estudyante natin, particular na or depende sa pagkakaunawa nila. So, ang mga paliwanag o patuloy sa sagot ay nagmula pa rin sa akta. Okay, so syempre, hindi naman pwedeng basta lang tayo magbibigay ng impormasyon or ng opinion natin. Syempre, meron pa rin tayong mga patunay na kukunin pa rin natin doon sa mismong akta. So, bunga ito ng pinagsamang talino ng may akda at mambabasa. Okay? So, hindi lang tayo nakabase sa akda, nakabase rin tayo doon sa ating sariling pananaw doon sa ating binabasa. Kaya nga, ito ay pinagsamang talino ng may akda at mambabasa. Kumbaga, may contribution yung gumagawa ng pagsusuri, may contribution yung pinaka-author natin, di ba? Yung pinaka-may akda natin. So, ang ating formulary lang dito ay malalim. Okay? Equals akda plus ikaw. Ibig sabihin, kailangan natin ng pananaw nung may akda plus sarili mong pananaw upang magkaroon tayo ng isang malalim na pagsusuri. Ayan. So, yan yung pinagkaiba ng literal at malalim na pagsusuri. Ayan, so tingnan natin yung madalas na format ng isang malalim na pagsusuri at isang literal na pagsusuri. So dito muna tayo sa literal na pagsusuri.
Kung ating makikita, ayan. So ito yung madalas na ginagawa natin, 'di ba? Pag tayo ay gumagawa ng mga book report, 'di ba? So ayan, andiyan yung pamagat, ikalawa yung may akda. Siyempre dito natin ilalagay kung sino yung may akda doon sa ating kwento or akda na ginagawa ng panunuri. Ayan, yung tagpuan, yung tauhan, problema, pangyayari at reflection. So ito yung mga madalas nating nakikita sa isang literal na pagsusuri. Dito naman sa kabila, makikita natin dito yung iba't ibang bahagi ng isang malalim na pagsusuri. Ito yung pinaka main idea lang, kumbaga, yung pangunahing paksa lang, sapagkat mahaba pa ito, ipapakita sa susunod na slide yung kabuuan ng isang malalim na pagsusuri. So sa unang bahagi ng isang malalim na pagsusuri, makikita natin dyan yung panimula. Ikalawa naman ay yung pagsusuring pang nilalaman. So syempre ito yung may tungkol na ito sa nilalaman ng akda na ating susuriin. Ikatlo, ito yung pagsusuring pangkaisipan. So dito natin makikita yung panunuri natin doon sa kung paano ba isinulat yung kwento or kung ano man yung akda na ating ginagawa ng isang panunuri. At ikahuli, dito natin ilalagay yung buod. So, alamin natin yung kabuuan nitong malalim na pagsusuri na ito. Ayan. So, ito yung balangkas ng suring basa na nasa ilalim ng isang malalim na pagsusuri. So, ito yung ating gagawing gabay kapag tayo ay gagawa ng isang suring basa. O kaya naman pag tayo ay magpapagawa ng suring basa sa ating mga mag-aaral. So, ito na din yung format nga, sabi ko nga, na ginagamit ngayon sa module ng ikasampung baitang sa Pilipino. So, sabi ko nga, unang-unang bahagi ay ang panimula. So, sa panimula, dito natin makikita yung uri ng panitikan. Sumunod, yung bansang pinagmula ng panitikan at ng may akda. Ikatlo, yung pagkilala sa may akda. At ikaapat is yung layunin ng akda. So, ikalawang bahagi naman ay ang pagsusuring pang nilalaman. So, dito natin makikita yung tema o paksa ng akda, mga tauhan o karakter sa akda, tagpuan o panahon, balangkas ng mga pangyayari, kulturang masasalamin sa akda. Ikatlo naman, makikita natin dyan yung mga kaisipan, mga ideyang taglay ng akda, estilo ng pagkasulat ng akda, at ang mga teoryang pampanitikan. Ano ba yung mga teoryang pampanitikan na ginamit dito? At panghuli ay ang buod. So, iisa-isahin natin kung paano ba natin tutukuyin or paano ba natin susuriin yung mga bahaging iyan ng suring basa. Ano ba yung mga dapat makita natin dyan sa uri ng panitikan na yan, sa bansang pinagmula na yan? So, tatalakayin natin yan. Umpisahan natin sa panimula. So, narito yung mga bagay o mga detalye na kailangan natin na isama kapag tayo ay gumagawa ng panimula. So, unang-una dito ay yung uri ng panitikan. So, dito tutukuyin natin kung ano bang anyo, ano bang uri ng panitikan yung ating ginagawa ng isang suring basa. So, ano ba yung mga damdaming taglay na ito? Kumbaga, pahahapyawan na natin ito. Ito yung ating pinaka-introduksyon doon sa ating gagawing suring basa or doon sa akda ng gagawa natin ng suring basa. So, ano-ano ba yung mga uri ng panitikan? Dito natin tutukuin kung ito ba ay isang epiko, ito ba ay isang maikling kwento, ito ba ay isang tula. Ayun. So, atin itong tutukuin. Okay? Pagkatapos, ay magbibigay tayo ng kaunting impormasyon o pasilip doon sa kwentong ating gagawa ng suring basa. Pangalawa ay ang bansang pinagmulan. So dito, ipapakita natin kung saan bansa na isulat yung akda, saang bansa ito unang nailimbag. So yung mga ganon. Bakit mahalaga itong bansang pinagmulan? Sapagkat maaaring makaapekto yung lugar o yung mga pangyayari doon sa lugar o bansa kung saan isinulat yung akda, di ba? Kung ano yung nangyayari sa ating paligid, kung ano yung mga
nangyayari sa panahon kung kailan isinulat yung akda, maaaring may kinalaman doon yung tema na kakalabasan ng ating akdang isinusulat. So magandang isama natin ito nang sa ganun ay magkakaroon tayo ng kumbaga background doon sa kung kailan ba ito isinulat, saan ba ito sinulat, ano ba yung pangyayari doon sa bansang iyon kung saan ito isinulat. Sapagkat makakatulong ito sa ating pagsusuring gagawin sa mga iba pang nilalaman ng akda. Sumunod, pagkilala sa may akda. So, hindi ibig sabihin na ating susuriin yung pinaka may akda. Ah. Hindi natin siya uuriin, hindi natin siya i-judge. Ang gagawin natin dito ay ipapakilala natin siya, tutukuyin natin yung kanyang mga ginagawa, ano ba yung kanyang mga nagawa sa larangan ng panitikan, at syempre, ang mas kikilalanin natin dito ay kung ano ba yung kanyang inspirasyon, ano ba yung nag-udyok sa kanya na likhain yung akda na ating ginagawa ng isang suring basa. So, ano, bakit niya kaya isinulat ito? Ano ba yung mga karanasan ng may akda? Kaya niya isinulat yung mga bagay na makikita natin dun sa kanyang kwento o kaya naman tula or anumang uri na panitikan. At sumunod ay ang layunin ng akda. So dito ay susuriin natin yung kahalagahan ng akda. So bakit ba ito isinulat? Ano ba yung nais ng may akda kung bakit niya isinulat ito? Ano ba yung nais niyang maramdaman? Ano ba yung mga bagay na gusto niya ipakita sa mga mambabasa kung bakit niya itong isinulat? So, nais ba niyang magpakilos o manghikayat? Nais ba niyang manuligsa? Nais ba niyang magprotesta o ano pa? So, dito natin tutukuyin yun. Nasa palagay mo, ano ba yung layunin ng akdang yung ginagawan ng suring basa? So, ayan yung mga nilalaman ng panimula. Ay, so ito ay isang halimbawa ng panimula ng isang suring basa na ginawa ng aking mag-aaral. So, makikita natin dito, hindi niya lang masyadong ipinaliwanag sapagkat estudyante pa naman ito. So, hindi naman sinasabi itong gawa niya ay napakatama, okay? So, tamang-tama. Pero, nakuha naman niya kung paano gagawin, okay? Hindi lang naipaliwanag ng maayos, pero okay po ito. So una, uri ng panitikan. So in-identify niya kung anong uri ng panitikan ito. So ito ay isang kwentong mitolohikal. So, kapag natin itutukoy natin ito, sabi ko nga kanina, dadagdagan lang natin ng maiksing introduction tungkol dito. So bansang pinagmulan. So ayan, so sinabi niya na ang kwento ay nagmula sa Roma. Diba? Kung ano ba yung nangyayari doon, kung saan ang iba't ibang uri rin daw ng mitolohiya at panitikan ay nagmula. Sumunod, pagkilala sa may akda. Ayan, so sino ba yung sumulat nito? At sumunod ay ang layunin ng may akda. Okay, so ano ba yung layunin nito? So makikita natin yan dyan, isinulat niya yan dyan. So yan yung halimbawa ng unang bahagi kung saan tinatawag natin itong panimula. Okay, dito naman tayo sa ikalawang bahagi, ang pagsusuring pang nilalaman. So, dito ay tutukuyin naman natin or susuriin naman natin yung pinakanilalaman nung akda na ating susuriin. Kumbaga, content-based naman itong pagsusuring pang nilalaman. So, una ay ang tema o paksa ng akda. So, sasagutin lang natin yung mga katanungan ito pag tayo ay gagawa ng isang suring basa. So, ito ba ay makabuluhan, napapanahon, makatotohanan, at mag-aangat o tutugon sa sensibilidad ng mambabasa? So, sa tingin mo ba, hindi mo lang basta i-identify, hindi mo lang basta tutukoy na ang tema ng aktang ito ay ganito, ganyan. So, kailangan susuriin mo siya. Ibibigay mo yung opinion mo. Sasagutin mo yung mga katanungan yan. Makabuluhan ba ito? Napapanahon ba ito? Sa tingin mo ba makatotohanan ito? So, yun yung ating ilalagay diyan. Sumunod, ang mga tauhan o karakter sa akda. Again, hindi mo lang siya basta tutukuyin. Kailangan ay uuriin mo siya, okay?
So, sasagutin natin yung mga katanungan na ito. Ang mga karakter by anyo ng mga taong likha ng lipunang ginagalawan, mga tauhang hindi pa nalilikha sa panahong kinabibilangan, o mga tauhang lumilikha ng nagbawasak, nabubuhay, o namamatay. So, ano ba sa tingin ba natin? Ganito bang uri yung mga karakter na nandun sa akda? Okay, kumbaga, titingnan natin bakit kaya ganito tong tauhan na ito. Ano ang pinagdadaanan ng tauhan na ito kung bakit ganito yung kanyang personalidad? Ayan, so kung wala naman tong tauhan, yung persona daw sa akda, yung pwede nating ilarawan. Okay, sumunod ay ang tagpuan o panahon. Ganun din, hindi mo lang basta tutukuyin kung saan naganap at kailan naganap yung ginagawan mo ng suring basa. So, kailangan mong bigyang pansin yung kasaysayan, yung kapaligiran at panahong saklaw ng isang akda. Sapagkat, sabi ko nga kanina, ay magkakaroon ito ng epekto doon sa pinaka buong kwento natin. Okay? Kasi, yung tagpuan at panahon ay kadalasan ginagawa lang natin dyan. Ina-identify lang natin anong tagpuan, anong panahon, di ba? Pero hindi. So, uuriin natin to. Halimbawa, ito ay naganap noong, yung kwento ay naganap noong panahon ng digmaan. So, ipapaliwanag natin na maaaring ang nilalaman ng ng akdang ito ay may kinalaman doon sa pangyayaring yon, may kinalaman sa digmaan. Okay? So, kumbaga, magkoconnect-connect kasi siya doon sa ating ginagawang suring basa. Ayan. So, ito ay halimbawa naman nung pagsusuring nilalaman. So, kinuha ko lamang din ito sa gawa ng isa kong estudyante. So, kung ating may kita, tinan natin, di ba, hindi lang niya basta in-identify yung mga naroroon, yung mga bagay na ito, kundi binigyan niya ng kanyang sariling opinion. Halimbawa, dito sa tema o paksa, sabi niya dito na ipapakita nito na ang isa sa mga dahilan kung bakit nakagawa ng mali ang isang tao sa kapwa niya ay inggit. Hindi niya lang basta sinabi na inggit, tungkol sa inggit, yung tema o paksa nito. Diba? Pangalawa, mga tauhan o karakter sa akda. Okay, so pinaliwanag niya, and then hindi lang basta hindi niya pinaliwanag lang na ito si ganito, ito yung role niya sa kwentong ito, hindi ganon. Okay, so binigyan niya ng kung ano yung tingin niya doon sa mga tauhan or karakter sa akda. Ganon din sa tagpuan at sa panahon. Kung inyong babasahing maiga, merong kumbagang personal touch yung mga nilalagay niyang impormasyon sa kanyang suring basa. Sapagkat ganon dapat, kaya nga pagsusuri. Okay, kailangan natin itong suriin. Kailangan natin lagyan ito ng sarili nating opinion. Kailangan natin itong ipaliwanag ayon sa pagkakaunawa natin. Ayan, so hindi doon nagtatapos yung pagsusuring pang nilalaman. So, dyan din natin makikita yung balangkas ng mga pangyayari at yung kulturang masasalamin sa akda. Pag sinabi nating balanghas ng mga pangyayari, hindi lang natin basta isusulat kung ano yung mga nangyari doon sa kwento sapagkat yun ay doon na sa buod. Okay, ito yung mga sasagutin nating katanungan kapag tinutukoy natin or sinusuri natin yung balanghas ng mga pangyayari. So, isa bang gasgas na mga pangyayari ang inilihad sa akda? Sa tingin nyo ba gamit na yung mga ganong flow ng mga kwento? May kakaiba ba sa nilalamang taglay? Dati o luma na bang mga pangyayari or may bagong bihis, anyo, anggulo o pananaw? Paano binuo ang balangkas ng may akda? May kaisahan ba ang pagkapit ng mga pangyayari mula simula hanggang wakas? At ano ang mensahe ipinapahiwatig ng kabuuan ng akda? At panghuli, may natutunan ka ba sa nilalaman ng akda? So, kumbaga, sasagutin mo yung mga katanungan na yan. Okay? So, hindi mo lang basta iisa-isahin yung mga pangyayari doon. Bagkus susuriin mo ito. Okay? Ano yung paningin mo? Okay ba to? Luma na yung gantong estilo? Alam mo na yung mangyayari? Hindi ka na bitin? Hindi ka na-excite sa pagbasa mo? So, yon. Dito natin ilalagay yon.
At yung sa kultura naman, so ito yung mga ating sasagutin dito. Yung may nakikita ka bang uri ng pamumuhay, paniniwala, kaugalian, o kulturang nangingibabaw sa akda? Or naka-impluensya ba ito sa pananaw ng ibang tao o bansa? Ano ba yung mga kulturang ipinapakita nito? Sa tingin mo ba, ginagawa pa rin ba ito hanggang ngayon? Sa tingin mo ba, iba na ba yung ginagawa ngayon, hindi na ganito? Sa tingin mo ba, yung kulturang ipinakita dito ay makaka-impluensya sa pananaw ng mga taong babasa nito? So, ayan yung huling bahagi ng pagsusuring pang nilalaman. Ayan, ito naman yung halimbawa. Ayan, so kung titingnan niyo dito sa balangkas ng pangyayari, ito yung sinabi niya doon sa kanyang pagsusuring ginawa. Sa totoo lang, ay napakagasgas at common na ng ganoong istorya na nawalay sa pamilya at sa huli ay makikita ng totoong pamilya at isa pa siyang prinsesa at iba pa. Subalit may papakita doon ang realidad ng buhay na kung sino ang nakakaangat ay may kapangyarihan at ang nakakababa ay walang laban. Diba? So hindi mo kailangang isa-isahin yung pangyayari sa kwento. Kailangan mo itong suriin. Ano ang masasabi mo dito? Ano ang masasabi mo sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari nito? So, ganyan ang gagawin. At panghuli, yung sa kulturang masasalamin sa akda. Ayan. So, lahat daw ay kayang gawin na kahit ito ay masama pa, maisalba labang ang pagiging mataas sa lipunan. Diba? Totoo naman na ganito yung ating kultura. Diba? Sa ating bansa. Maging sa ibang bansa. Ganito din naman. Diba? So, ayun yung kulturang masasalamin sa akda. So, ayun yung halimbawa noong pwede nating ilagay or gawin sa bahaging ito ng suring basa. Ayan. So, sumunod naman ay ang pagsusuring pangkaisipan. Ayan. So, pag sinabi natin pagsusuring pangkaisipan, hindi na ito basta sa content lang. Okay? Hindi ito sa kung paano siya isinulat. So, ito ay ano ba yung mga kaisipan na nakapaloob doon sa akdang iyon? Ano ba yung mga estilong makikita na atin sa kung paano ito sinulat? Ano ba yung mga naiparating nito sa mga mambabasa? So, una, ayan. So, yung mga kaisipan o ideyang taglay ng akda. Ang isang akdang pampanitikan ay nagtataglay at nagpapaliwanag sa mga kaisipang umiiral. Tinatanggap at pinatutunayan ng mga tiyak na sitwasyon o karanasan. Maaari din ang mga kaisipang ito ay salungatin, pabulaanan, magbago o palitan. So ito ba ay mga katotohanang universal, likas sa tao at lipunan, mga batas ng kalikasan, sistema ng mga ideya o paniniwalang kumokontrol sa buhay. So, mahalagang masuri sa akda ang mga kaisipang ginamit na batayan sa paglalahad ng mga pangyayari. So, ano ba yung mga kaisipang nakapaloob dito? Okay, sa tingin ba natin ay nangyayari talaga ito sa totoong buhay? Sa tingin natin, hindi naman kapanipaniwala ito. So, pwede natin yung ilagay doon. At maaari rin natin itong kontrahin. Maaari nating salungatin yan. Pwede mong sabihin na sa palagay ko, hindi tama ang kaisipang ito. Bakit? So, ipapaliwanag natin. Okay, so yun yung sa mga kaisipan o ideyang taglay. Hindi mo lang, muli, hindi mo lang siya basta tutukuyin bagkus ay ibibigay mo yung sarili mong opinion dito. Okay, susuriin mo yung mga kaisipang ito. Ayan. So, ikalawang bahagi ng pagsusuring pangkaisipan ay ang estilo ng pagkasulat ng akda. Paano ba niya ito isinulat? Paano niya inilahad yung kanyang mga kaisipan? So, sasagutin natin yung mga katanungan ito. Epektibo ba ang paraan ng paggamit ng mga salita? Angkop ba sa antas ng pag-unawa ng mga mambabasa ang pagkakabuo ng akda? May bisa kaya ang estilo ng pagkakasulat sa nilalaman ng akda? Masining ba ang pagkakagawa ng akda? Ito ba'y kahalagahang tutugon sa panlasa ng mambabasa at katangian ng isang mahusay na akda? Ayan, so ating susuriin yung paano niya isinulat yung kanyang akda. So sa tingin mo ba, tama yung
pagkakasunod-sunod na ginawa niya sa paglalahad ng kanyang mga ideya? So tingin mo ba ay meron itong bisa o meron ba itong epekto sa mga mambabasa? Ayan, so dito, pwede rin nating ilagay yung mga bisa sa isip. Kung ano sa tingin mo yung nagbago doon sa isipan, paano nito mapapabago yung isipan ng mambabasa? Ano yung bisa sa damdamin? Ibig sabihin, ano kaya yung maaaring maramdaman ng mambabasa? Sumunod, bisa sa asal. So ano ba yung mga maaaring epekto nito sa magiging asal ng mambabasa after niyang basahin yung aklang ito? At ano yung magiging bisa nito sa lipunan? Ano yung magiging epekto nito sa lipunan kapag nabasa ito ng mga tao? So dito yon papasok sa estilo ng pagkasulat ng akda. Ayan. So narito yung maiksing halimbawa no pagsusuri nilalaman. So makikita natin dito ano ba yung mga kaisipan at ideyang taglay ng may akda at yung estilo ng pagkakasulat ng akda. So makikita mo dito sa huli sabi niya, napaka-epektibo ng pagkakalahad ng may akda, napaunawa ang nais niya ipahayag sa malikhaing paraan, at masasabi ko na napakaganda at tatatak sa mambabasa ang romansang epikong ito. Diba? So, kanyang sinuri kung paano ba isinulat yung akda. Ayan. Meron pa pala isa. Ito yung pagsusuring pangkaisipan. So, ito na yung ikatlong bahagi ng pangsusuring pangkaisipan. So, ito naman ay yung teoryang pampanitikan. So, ito ay pinag-aralan na natin. Ilang beses natin itong pinag-aralan. So, alam na natin kung ano ang mga teoryang pampanitikan. So, dito, tutukuyin lang natin kung ano bang teorya ang ginamit sa akda ng kwento. At kung sa tingin ba natin, angkop ba or tama ba yung ginamit nating teoryang ito sa pangunawa ng mga bababasa at paggagamit nito sa akda. Ayan. So, alam naman natin yung mga teoryang pampanitikan, di ba? Ayan yung teoryang humanismo, feminismo, klasismo, realismo, archetypal, existentialismo, romanticismo, biographical, imahismo, sociological, at iba pa. So, ayan yung mga teoryang pampanitikan. So, tutukoy natin, alin ba dyan yung ginamit ng may akda? At angkop ba ito doon sa kanyang kwento? Angkop ba ito sa mga mambabasa? Yan. So, ito yung halimbawa. Ang kwento na Tata Selo ay nabibilang sa teoryang sosyolohikal. So, in-identify kung anong teorya. So, ang teoryang sosyolohikal ay may paksang nagbibigay ng kaapihang dinanas ng tauhan sa kwento. So, paano ito ginamit doon sa kwento? Diba, may kita natin ito. So, ang akda rin ito ay siyang nagiging salamin sa mga tunay na nangyari sa lipunan. Masasalamin ang aktual na pangyayari sa lipunan, ang pangkaapi sa mga mahirap at pagturing dito na mababang uri. So, ayan. So, may kita natin dyan yung kung paano niya isinulat yung tungkol sa teoryang pampanitikan. At panghuli ay ang buod. Okay? So, hindi naman kinakailangan na ibuod mo ng mahabang istorya. Kundi ay bigyan mo lang ng pansin yung mga halagang detalye. Okay, yun lang yung iyong isusulat. So, syempre, dapat na makikita natin dyan yung simula, gitna, at wakas. So, ito yung halimbawa ng buod. So, ganyan lang kasimple, di ba? Basta ipakita mo lang yung mahalagang bahagi ng kwento. Hindi na kailangan na sobrang haba, kaya nga buod, di ba? Ayan. So, muli! Ayan yung balangkas ng isang suring basa. So, ito yung ating mga dapat tukuyin kapag tayo ay gagawa ng isang panunuri. Ayan, nandyan yung panimula, pagsusuring pangnilalaman, pagsusuring pangkaisipan, at buod. So, tatandaan lamang natin itong format na ito. So, ito yung ating balangkas. Meron tayong mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng suring basa. So, mabilis na lamang ito. Una, alamin natin kung anong uri ang akdang pampanitikan ng ating sinusuri. Siyempre, dapat yun yung una nating gagawin, di ba? Ano ba to? Ito ba ay kwento? Ito ba ay nobela? Ito ba ay tula? Sapagkat alam naman natin na mayroong iba't ibang estruktura at iba't ibang nilalaman yung bawat uri ng isang akda.
Okay, pangalawa, bago isulat ang suring basa ng isang akda, gumawa muna ng synopsis o maikling lagom. Siyempre, mahalaga na naunawaan muna natin yung kwento bago natin ito gawa ng isang suring basa. Ikatlo, ipahiyag ang kaisipan sa malinaw at tiyak na paraan. So, atin titiyakin dapat na malinaw yung pagkakasabi natin ng mga detalye o ng mga pagsusuring ating ginagawa. Ika-apat, gumamit ng mga pananalitang matapat. Hindi dapat tayo maging bias sa ating paggawa o pagsusuri. Okay? At panghuli, pahalagahan din ang paraan o estilo ng pagkakasulat. So, dapat bibigyan natin ng halaga kung paano isinulat ng akda yung kanyang akda. At ganun din yung ating suring basang gagawin. Bigyan din natin ito ng halaga. So, yun lamang yung mga dapat nating tandaan sa pagsasagawa ng suring basa. Ayan. So, ito ay, ayan, halimbawa ng isang graphic organizer na ginagamit ko kapag ako ay nagpapagawa ng isang suring basa. Kasi kapag sa high school naman, hindi naman kailangan super detalyado, okay, na ipagawa natin sa kanila. Ang mahalaga ay kumpleto yung mga nilalaman nito. So, ito yung aking ginagawa. Narito yung panimula. Ayan, narito yung pagsusuring nilalaman. Nandito yung pagsusuring pampanitikan yung isa. And then, yung buod. Ayan. So, ganyan yung ginagawa namin. So, meron tayong mga katanungan dito na maaari nyo sagutin para malaman natin kung talagang naunawaan po ba natin yung ating pinag-aralan ngayon. Ayan lang naman. Ano ang kahuligan ng pagsusuri? Ikalawa, ano ang kahulugan ng suring basa? Ikatlo, bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman sa pagsusuring basa? Ikaapat, ano ang bahagi sa pagsasagawa ng suring basa? At ikalima, ano ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng suring basa? Ayan. So, ayan lamang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Medyo humaba tayo. Nawa ay may natutunan po kayo sa araling ito. Yan lamang. Paalam!